Hello everyone, I'm here once again. Last year, we learned how to study, kung paano tayo mag-aral. So ngayon, aalamin naman natin ang preparations for studying. So tayo, magpo-focus din kung paano mag-aral ng maigi. So focus in studying. Okay, now, pag-uusapan din natin bakit ba ang pag-aaral ay importante sa atin. At hindi kung paano ito paano ito gawin, kung bakit ito importante sa atin ang pag-aaral. Samahan niyo ako. Bago tayo magsimula, isipin niyo ang mga tanong na to. Bakit ba tayo nag-aaral? Okay? Paano ba tayo mag-aral? Isipin niyo ang mga sagot na yan at sabihin niyo sa mga kasama ninyo. Paano ba tayo nag-aaral? Ano bang importante? So, ang importante sa lahat ay bakit kailangan nating mag-aral. Bakit ba kailangan mag-aral ng isang estudyante o isang bata? Ano sa tingin nyo? Mahalaga ba ito sa ating buhay? Kapaki-pakinabang ba ito para sa ating buhay at sa lipunan? So, pag-isipan natin ito mabuti. So, bago tayo mag-umpisa, what is studying? Ano ba ang pag-aaral? Base dito, isa itong kaalaman sa kahit anong maliit, importante o hindi importanteng bagay. So, yun ang pag-aaral. Ipinanganak tayo na hindi perpekto. Tulad ng isang blankong puting papel. Sabi dito, pinanganak tayo ng hindi pa natin alam kung sino ang ating mga magulang, ang tatay o nanay. Sa makatuwid, pinag-aaralan pa natin ito. So, habang tumatagal, pinag-aaralan natin ito ng dahan-dahan hanggang makasanayan natin na sila ang ating nanay at tatay. So, hindi tayo pinanganak na may impormasyon na alam natin siya si tatay, siya si nanay. Habang tumatanda tayo, pinag-aaralan natin ito ng dahan-dahan. So, pinag-aaralan din natin kung ano ang mga delikadong bagay o yung mga dangerous. Binibigyan natin ito ng solusyon. At pinagsisumikapan natin ito kung paano natin bigyan ng solusyon. Hindi lang solusyon ng basta-basta, pinagsisumikapan natin ito. So, dito, hinaharap natin ito ng buong tapang. Kasi, merong mga komplikasyon ito dahil nga ito'y dangerous. Ipinanganak daw tayo na hindi dahil sa alam natin kung paano magsalita. Okay? Pero pinag-aaralan natin ito unti-unti. Kung paano magsalita. Siyempre, ganun, diba, nung bata tayo. Puro lang tayong mumble. Habang tumatanda, pinag-aaralan natin ito. Ang sabi, dapat daw ang bata makinig ng 10,000 times para bigkasin ang isang salita. At kapag parati niya itong napakikinggan sa kanyang magulang, nandito naman ang mga magulang para iwasto ang pananalita, ang pagbigkas. At pagkatapos nun, ginagaya na ito ng bata sa tamang pagsasalita o tamang paraan. So, ganun natin, mimicry ang tawag dun. Ganun natin natututunan ang isang bagay sa pakikinig ng tama at paggaya ng paulit-ulit. So, kapareho din ito ng, kapareho ng tao ang isang animals. Kung paano rin sila matuto, paano ba? Ganito, kapag natuto magsalita o mag-control ng isang body movements ang isang tao, ipinapasok na siya sa isang institusyon. Yun yung school. So, nag-aaral siya para matuto. Ano ba yung pinag-aaralan doon? Pakikipagkapwa-tao, pag-aaral, pagbabasa, at kung ano-ano pang iba. So, sa paglaki at pagtanda nila, iba't ibang mahihirap at komplikadong paraan ang natututunan nila at ganun din ang disiplina. So, marami silang mga bagay na natututunan dahil sa pag-aaral. Ang dahilan ay para maging, ano sa tingin ng dahilan? Kasi dapat naging kapaki-pakinabang sila bilang isang tao. So, worth it bilang isang human being. Ano ba ang pinag-aaralan mo? Hindi ka nabubuhay pag-isa lang sa mundo. You cannot live in this world alone. Okay? Dapat matuto kang makipag-usap. Learn how to communicate with others.
hindi pwedeng sarili mo lang kinakausap mo. Kasi pag sarili mo lang kinakausap mo, eh, medyo may problema ka sa pag-iisip. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin o ituro na isang pencil ay isang TV. Okay? Dapat, makipag-communicate ka ng maayos. Sabihin mo ang nang dahilan kung bakit yun ang sinabi mo sa pamamagitan ng pagko-communicate o pakikipag-usap sa isang tao o sa lahat. So, yun ang ibig sabihin, ano ba ang pinag-aaralan mo. Natututo din tayo ng GMRC. Ano bang GMRC? Naku, napaka-importante na sa ating mga tao. Diba? At lalo na sa mga estudyante. Yun ay ang good moral and right conduct. Okay. Ang good moral and right conduct, ito ay kung paano ang tamang asal natin sa publiko. Yung asal, yung manners. So, asal o manners sa publiko. Halimbawa, ang manners o etiquette o etiketa, ang tamang asal sa pagkain. So, wag naman kayong kala nyo last supper na kakainin nyo lahat, na wala na kayong konsiderasyon magtira para sa iba. So, magkaroon kayo ng konsiderasyon. Ang tamang asal sa paggalang sa nakatatanda, dapat marunong tayo magsabi ng po at opo. Diba? At paano natin sila pakibagayan? Tamang asal din sa paggamit sa publikong kagamitan, katulad sa mga toilet. Hindi naman basta-basta ka nagtatapon ng tissue. Okay? So, wag nating gawing marumi ang isang public facilities. Okay? Dahil dito, sa pagpasok natin sa isang school, natitrain tayo ng maigi. Nagiging edukado tayo at nagkakaroon tayo ng konsiderasyon para sa isa't isa at sa mga gamit na importante man to o hindi importante sa iba. Okay, this continuous process o tuloy-tuloy na proseso ay tinatawag na pag-aaral. Pag-aaral. So, continuous process or the learning, continuous learning process. Yun yung pag-aaral. Natututo tayo sa bagong kaalaman. Okay, bagong kaalaman. Ginagalingan natin ito kaya nagiging tayong expert. So, nag-i-enjoy din tayo. Pero minsan, may pasakit din sa atin to. Ano ba yung mga pasakit? Okay? Nahihirapan tayo mag-memorize ng chemistry formula. So, yung alam mo na, yung mga may hirap na formula ng chemistry. Lalo na kapag dating sa history, nag-aano tayo ng kasaysayan. Yung mga importanteng personalidad. Minememorize natin yun isa-isa. Minsan pa nga kung sino yung mga mas nauuna based sa year, yun ang una nating minememorize. So, ang hirap, di ba? Mga pasakit sa ating pag-aaral na yun. Pero minsan, ba, nagtataka ka at nagtatanong ka, bakit kailangan kong gawin ito? Question mark. Bakit kailangan kong gawin ito? Pwede bang yung gusto ko na lang ang masunod? Alam ko yung isip mo yan. Pwede ba ganun na lang? Pwede bang wag na lang sila? Yung akin na lang, pakikinggan ko? So, why is it like that? Okay? Why is learning a continuous process? O komplikadong proseso? So, yun ang mga dapat yung isipin. Okay, so, jump naman tayo sa iba. So, why learning is a continuous process? Noong unang panahon daw, may mga primitibo o primitive tribes, mga sinaunang tao, ang kanilang buhay ay simple lamang para mabuhay. So, anong ginagawa nila? Nag-hunt sila. Okay? Nag-hunt sila o naguhuli sila, yun ang mga simpleng batas lang nila. Nanguhuli sila ng pagkain, tapos, ang mangyayari, gumagawa sila ng armas o sandata para panghuli o kaya panlaban sa mga wild na animals. Pagkatapos, sinishare din nila ang kanilang pagkain sa kanilang katribo. So, ganun lang kasimple ang kanilang buhay. Hindi ganun kakomplikado. Ganun pa man, ngayon sa panahon natin, ang mga farmers o magsasaka, tulad sa Banawe Rice Terraces, hindi lang nakatira doon para magsaka. Meron din silang mga purpose. Nagbibuild sila ng isang terraces o ina-architect nila isang terraces o pilapil sa Tagalog. Paano
'di ba, simple lang 'yun, pero ang kamangha-mangha doon eh nasa bundok. Tapos may patubig pa. Syempre paano ka makakakuha ng ganun, 'di ba? So doon 'yung pag-isipan. Ganun kahirap ang paggawa ng isang bagay. Ganun pa man kakomplikado o kahirap ang pagsaka ng bigas, pero napapalago nila ito dahil sa sarili nilang sikap. Pinag-aralan nila ito. Hindi basta-basta lang ito na lalagay niyang ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre may mga proseso sila. Nag-aral din sila. Isa ito sa bagong mga pagsubok at kaalaman ngayong generation na to. Ang pag-aaral ng philosophy o filosofiya. Marami itong pagtatalo-talo o katanungan sa ating isip. Paniniwala ng mga tao. So, iba-ibang personalidad at importanteng tao ang may mga kanya-kanyang philosophy. Habang nadadagdagan nito, nadadagdagan din ang kanilang kaalaman. Ilan ba ang, katulad na lang ganito, ilan bang organs ng isang tao? So, mahirap i-memorize, di ba? Pag sabi mo na lang ng mga organs, medyo scientific yung mga terms. Ganon din sa kotse. Iba-iba rin ang mga parts ng kotse. Paano mo siya maaayos kung hindi mo naman alam ang parts ng kotse? So, maraming paraan at maraming mga komplikadong bagay. Pero pinag-aaralan nila ito. Kaya, kung sa pag-aaral lang, dapat natin matutunan ang mga iba't ibang komplikado o complex process. Halimbawa, okay? Kaysa sa lipunan natin maraming komplikado at iba't ibang kaalaman, natututo tayo. Doon, nagiging tayong expert. Ano bang expert? Magiging magaling. Mahusay. Kung ayaw nyong, sabi nga nila, kung ayaw nyong matuto, eh bumalik na lang kayo sa sinaunang panahon. Yun ang sabi. Nakatala din sa ating kasaysayan ang mga impormasyon noong unang panahon, ang mga pangyayari sa unang panahon. Nandyan na rin ang mga tao. Okay? Nandyan na rin ang kahit mawala tayo sa mundo, tayong tao, eh patuloy pa rin nadadagdagan ang kaalaman ng isang tao at ang mga impormasyon. Nandyan lang siya. Ginagamit pa rin ito sa pag-aaral upang maintindihan ang mga lingwahe. Siyempre, may language yun, kaya pinag-aaralan pa rin natin. Okay? At ganun din ang mga disiplina noong unang panahon. So, hindi siya nawawala. Nandun lang yung mga records. Kahit wala na tayo dito, nandun pa rin yung mga records. Siyempre, yung disiplina noon, hanggang ngayon, na-imbibe pa rin natin. Okay? Na-embrace pa rin natin. So, pag-isipan natin to. Sa ngayon, ang information ay life o buhay. Okay? Saan bibili ng murang gamit, goods? At saan natin ito ibibenta? Buy and sell. So, yun ang tinatawag na buy and sell. Mahal man o mura man ang isang bagay, kakaiba man ito o isa pa rin itong impormasyon para sa atin. Kasi dito natin nalalaman kung ano ang mga dapat natin gawin. Ang proseso ng kaalaman, katulad sinabi ko dati, ang proseso ng kaalaman ay tinatawag na pag-aaral. Siguro, ang gandang isipin kung tayo ay isang robot. Ano ba yung robot? So, isang makina. Okay? Na may AI. Ano ba yung AI? Artificial intelligence. So, itong artificial intelligence, alam natin halos lahat ng impormasyon na importante. Okay? Dahil may isa tong microchip na naglalaman ng importanteng information o impormasyon. Halimbawa, si Pacquiao. Alam natin kung ilang beses na natalo, ilang beses din siya nanalo. Pero ang robot ay hindi mapapalitan ng ating life o ating buhay. It cannot be replaced. Okay? Our life cannot be replaced by robot itself. Okay? Tulad ng AlphaGo na isang system, hindi siya, isa lang, kaya nga siyang system, hindi siya isang tao. Okay? Ang AI ay pinapadali lamang ating trabaho. Okay? Ang trabaho, ang buhay natin, kasi nga, nandyan na lahat. Baga spoon feeding, nandyan na impormasyon, kung gaano kahirap, kung gaano kadali, paano gawin, nandun na lahat. Pero hindi mapapalitan nito ang ating buhay,
ang ating isip at ang ating puso. Okay? Na isang tao. Okay? Kaya dapat matutunan natin itong i-control o hawakan. Dahil may mga consequences ito. Okay? At nagbibigay din kasi ito ng magandang impormasyon. So, dapat nating matutunang i-control at hawakan ng isang mahalagang bagay tulad ng AI. Okay, time. Time to study. Okay? TS. Time to study. Ang pag-aaral o pagtitiis. Ang pag-aaral ay isang pagtitiis o endurance. Pagtitiis sa Tagalog, ay sa English ay endurance. Importante ang natatagong kaalaman, pero mas importante din ang effort ng pag-upo at pakikinig. Okay? At pag-aaral. So, hindi lang dapat may alam ka, dapat may effort kang umupo at mag-aral. Kasi nga, nandun yung endurance mo, yung pagtitiis mo, pag may sipag at tiyaga may nilaga. Diba yun ang ating mga kasabihan? Okay. Mas importante din daw kung papaano ka mag-aral. Bakit? May tinatawag tayong time management. So, hindi lang puro aral. Okay? Dapat matuto kang i-schedule. Dapat, syempre, kailangan mo din kumain. So, aral, kain. Ganun. At konti ring pag-break time, ang tawagin. So, time management. At ang pag-aaral din ng masinsinan. Dapat importante din yun. Malinaw dapat nating intindihin bakit, katulad ng bakit ba ako nag-aaral? Okay? Bakit ba ako nag-aaral? So, isipin natin yun. Magiging sino ba ako pag nag-aral ako ng mabuti? Diba? Minsan gusto nyo maging doktor, maging nurse, okay? Maging flight stewardess, architect. So, maraming bagay. Maging reporter, artista. So, maglaan tayo ng oras sa pag-aaral. Ang kaligayaan ay hindi lang namang nasusukat sa pagkakaroon ng academic awards, mataas na grades, pero nakaka-impluwensya yun sa buhay ng tao. Lalo na ngayon, pag nag-a-apply ka, usually tinatanong nila kung may award ka ba, o dean's lister ka. So, importante rin yun. Impluwensya rin yun. Nakaka-influence din yun sa isang tao. Kadalasan, ang mahalagang desisyon ay nasa kabataan o nasa pagiging teenager. Kaya nagdadaan tayo ngayon sa inyong buhay na importante. Okay, mahalagang oras ng inyong buhay. Mahalagang oras ng inyong buhay sa isang teenager. Hindi mababalik kasi nito ang mga nangyari na ang mga nakaraan. So, irreversible na siya. Huwag ninyong sayangin ang oras nyo. Diba? Don't waste your time. And do your best. Ngayon, ang panahon na dapat nag-aaral tayo ng mabuti. Gusto nyo bang mag-aral o hindi? Nahihirapan ba kayo sa pag-aaral? Ganito, pag-isipan ninyo, bakit ba kayo nag-aaral? Okay? Bakit ba kayo nag-aaral? Ano ba ang dapat kong pag-aralan? So sana, magsimula ulit tayo mag-aral ng maigi, lalo na ngayon darating na pasukan. Okay? Paalam!